Morning mga kapatid. Today, November 7, another beautiful and exciting day. Today, ito na, dumarating na ibon natin ata ito. Tago tayo. So mga kapatid, nandito na kasi Puyo Oski, dumating na. So, antayin na lang natin siya pumasok para ma-clock siya. Tumambay pa to ng mga 5 minutes siguro doon sa Pure Gold sa paliko. Ayaw pumasok agad siya para ma-clock natin siya because for the meantime na-check natin yung nagpapaklock ay 7 pa lang. So pasok na. Basta mag-clock lang siya, siguro dito pasok to sa top 50 sa kagay. Kasi may mga partida pa itong taga-upland. Kaya kahit maagad dumating yan, medyo masisipa pa rin tayo. Ayaw pa niya pumasok yan, makikita niyo ang tagal na tumambay. So si Puyo Oski, ito yung live natin sa Old Bird category. So okay na tayo sa Old Bird category, dumating yung ating live. Line to ng ibon ni Boss Norman Orbulera, yung mga held line niya, talagang matitibay. At subok na talagang mga linyata ng mga pumapalo at dumuduro. So let's see Puyo Oski, ang line natin sa Old Bird Cup. Pasok, pasok! Pasok, pasok, Puyo! Pasok, pasok! Andun pa siya sa loob. Actually, pwede ko siyang i-trap doon. Pero, antayin na lang natin siya pumasok. Yun, tumunog. Bulin natin. So, ito na si Puyo Oski. Good job, Puyo Oski. Maaga kang dumating. I hope dumating sila favorite at Loton. Okay pa naman dahil malapit lang naman yung 200, almost 200 plus kilometers dahil hindi naman sila na-release ng tugig araw. Apo yung buong waves ka, instead of 360 kilometers, na-release lang sila ng mga 227 kilometers. So, yaka-yaka. Kaya makikita nyo sa lake na, kaya ako tinawag na Puyo Oski, Puyo. I mean, Puyo nyo sa lake. So, ito yung nag-isa kong live sa Cup Co. I hope magdire-diretso siya, clock lang ng clock. Clock lang ng clock, sapat na sa akin yun. Super set. So, congrats, Puyo Oski. So, si Kitlat. Buti ko si Kitlat. Ayan. Ubos ang katawan eh. Oh. Penta pa yan. So, huliin na natin siya. Kuha na natin sticker para may clock na natin. Ayan ito. So second trapper nga natin to si Kidlat. Bali jowa to ni Puyo Oski. Baba ito. Ito yung dapat i-withdraw natin at i-entry natin sa APR sa Old Bird category kaya lang dahil sa may nantay tayong tao noon dito nakarating ng loading ng APR. So dinirecho na natin siya ng Capcom. Ito si Kidlat, line to ni Camomile. Sibling niya si Camomile, yung overall champion ng 2018-19 sa UCFC. First overall and then second overall sa Young Bird. Ilang kapatid niya. Bali ang line nito, another Hilda cross sa Litar ni Alfredo De Los Santos. Yung first dropper natin, bali puro to na Norman Arboleras. Both parents nito is from Boss Norman Arboleras, itong first dropper natin at ang still live natin sa Old Bird category. Ito naman, naka-entry rin to sa 4 laps. So I hope dumulo siya. I hope dumulo siya hanggang last lap. Pero yung piece na katawan nito,
220 kilometers lang nilipad nito eh. Medyo naubos ang laman. So gusto ko yung home instinct nila, talaga umuwi, hindi may give up. Yan ang line ng chamomile, sibling ni chamomile. May isa pa siyang kapatid na parating, I hope dumating at mag-clock. Yung red check, yung veterano. Yung nilaro natin na summer race at nilaro natin ngayon ng North. So bali ito yung pinakabata. Naka old man siya, pero young birds to. Dapat ang laro nito is south, pero kinarga natin. So okay naman, derby na nga, hindi pa naman siya nawawala. I hope dumating, dahil ang cut-off natin is 12:29. I hope dumating pa yung apat, mag-clock sana silang apat, si Loton, si Favorite, para maganda laban hanggang last lap. Medyo maraming pato, marami tayong may lulod pa. Ito na nga si Puyoski, Vandenbroek, baseline. Ito, Vandenbroek, Letar. Pareha silang held the line. Ito, 50-50. Yun, 100% both pairs nito galing kay Albuleras. Ang gamit pa rin natin, yung dati nating pansalubong na Vitamin Pro. Madaling hanapin sa mga poultry shop. At maganda pa sa ibon. Yan, yan yung iniinom nila ngayon. Talagang wow, buti na lang hindi sila tumukod. Umuwi pa rin. Good job sa inyong dalawa. Good job. Si Puyoski, katawa niya, ganun pa rin, hindi umimpis. Pero itong si Kidlat, alos parang balayibo nila pag sinalot mo siya eh. Si Puyoski, pito pa lang nagkaklak ng dumating to, dumapo sa Pure Gold, it's may paliko. Ang tagal niya tumambay doon. Ang ganda sana standing niya kung yun eh, dumapo ka agad dito sa landing board. Nakakita kasi ko nasa baba eh, medyo nailang. Kaya yun, doon tumambay sa Pure Gold. Papasukin na natin sila sa kwarto para makapagpahinga. At least dito medyo matiling, tulog na sila doon. Mamaya na lang uli natin sila pakainin. Habang nag-aantay tayo ng apat pa nilang kasama. Kusok. Doon sa kwarto, pahinga. Pagod kayo pareho. Masok. Piyo. Masok. Yan. So, dyan muna kayong dalawa. Dyan muna silang dalawa. At tsaka natin sasarado itong pinto para medyo kampante sila. Siguro ilagay na rin natin ito. Yan, madilim na, kaya makakapagpahinga yan. So, dahil sa dalawang araw nila road trip, plus yung hours na pabalik nila, pagod. Patulogin muna natin sila. Madilim. So, habang wala yung mga kasama nila, walang istorbo. Makakapagpahinga sila dyan maayos. Anytime nila gusto kumain, patoka, ayan, ready naman. Yan, dyan sa dadaan. Yan ang kapitado niyang kapasok. Huwag tumulog yan, hindi pumasok siya. Pinapabot ko siya. Nakalawag ko siya. Yan, pumasok na.
Kumaya tayo. Gapin natin siya. Ayun nga mga kalapatid, ito yung third dropper natin na galing ng Bayumbong, Nueva Vizcaya. Line ni Odo. At may patong din itong Ninja Line. Kaya na butas na to, pero ganyan pa rin, hindi pa rin siya. Tumaga pa naman. Then 12:20 na yung cut-off natin. So out of man, mapatagal at 20 pa lang. Pasok! Para may pasan natin siya. Ayan siya. Wala na siyang hingal kasi siguro nakapagpahinga na ito ng matagal sa taas o somewhere. Hindi ito sanay sa trapdoor eh. Alam ko dito pumapasok yan sa ilalim sa Sputnik. Diyan yan dadaan. Tingnan nyo. Hindi yan dumadaan sa trapdoor. 12:29 cut-off natin. So sa kapitbahay natin kompleto na siya. Dumating yung tatlong wires niya. So good job. Mga Hilda line din natin yon, yung mga nag-clock sa kapitbahay natin kay Boys Sakal Guapolo. Congrats. At hindi na siya magabang na matagal. Nakapagpahinga na siya. Asya go. Oh. Kukuhanin natin ang sticker. Hindi ko na siya minamadali kasi importante mag-clock lang siya. Pinasok ko na siya sa kwarto, pakasama nila sa kwarto sa Brioski at si Kitlat. Kalapatis, nakikita nyo sa camera yung mga nagliliparan na maliliit na balaybo. Kaya kailangan pag nasa loob tayo, kailangan lagi tayong naka-face mask. Hindi lang dahil sa COVID, dahil sa balahibo, inaatan din natin sa sarili natin. Masisingot natin yan. Kasi pangatlong ibon, sticker niya ito, buburay na natin. Saka natin sesend ngayon sa Magsi. Ito yung sticker ng first dropper. Ang fourth dropper natin, dumating na siya mga 12:05. Ito si Lotto na mukhang bumaba sa bukit, kinakita nyo sa papor putik yun. Buti hindi natanggal yung sticker. So ito ang port dropper natin, si Lotto. Wala pa si Favorite at saka si Whiteface, yung topol. So tatanggalin natin yung sticker at ikaklak na natin siya. Abot pa siya sa cut-off. 12:30 pa naman ang cut-off natin. So kunin na natin siya para ma-clock natin siya. So kararating lang ng ibon natin na panlima, si Whiteface, sibling ni Camomile. Time check is 12:50, cut-off na to, pero is okay. So isang ibon na lang, di pa dumarating si Favorite. I hope na makauwi pa si Favorite. Ito ay puro putik din ang paa, bumaba rito, nagbukid din to. So mga kapatid, lima na ibon na dumating natin from Bayumbong. Papasukin natin siya sa kwarto. Ayan, para makapagpahinga na siya. Sige, pasok. Ayan o. Oh. Oh no, wow. Tubig ang... Okay, inom pala dyan. Medyo lang, oh. Nalagyan ko pa ng konting patoka para makakain sila ng mga ayos. Mukhang okay naman katawan ni Whiteface. Naglulugon lang si Whiteface eh, kaya alam masakit ang katawan nito. So tingnan pa natin kung makauwi si Favorite para makompleto yung ating entry na 6 na ibon. So mga kalapatids, apat ang clock natin, isa cut off, isa hindi pa dumarating.